Golden State Warriors mga idol, matapos nga ng kanilang easy win against Sacramento Kings, umabot na sa 50 wins ngayong season na ito at patuloy nga nilang sinosolidify ang position nila sa Western Conference bilang 3rd seed. Ngayon nga mga idol, etong si Andrew Wiggins ay nagtala ng 25 points, 5 rebounds and 5 assists. Jordan Poole mga idol, meron namang 22 points, 5 rebounds and 5 assists. Nemanja Bjelica against sa kanyang former team ay nag-perform 19 points and 12 assists. Yan nga mga performances na itong Golden State Warriors player mga idol para nga mabigyan ng panalo ang kanilang team. Currently 50-29 ang kanilang record, ang Dallas Mavericks na pumapang-apat ay 49-30. Maganda ngayon mga idol ang itsura ng Golden State para nga maging 3rd seed na hanggang sa katapusan ng season. Next balita naman tayo mga idol ay patungkol nga dito kay Stephen A. Smith. Matapos nga bumoto ang mga ESPN analysts kung sino ang kanilang MVP ngayong season na ito, ay si Stephen A. Smith lamang mga idol ang naiiba. Lahat sila ay pinili si Giannis Antetokounmpo. Pero itong si Stephen A. mga idol, wala na lang yatang masabi at sinabing si Devin Booker ang dapat na maging MVP ngayong season. Well, kung ibabase natin yan mga idol sa team record, ay dapat talaga may MVP recognition si Booker. Sila ang number 1 team ngayon sa buong NBA. Pero kung ikukumpara natin ang kanyang season statistics mga idol, ay malayong malayo ito sa number 1 at number 2 MVP candidate ngayon na sila Giannis Antetokounmpo pati na rin si Nikola Jokic. At matapos nga yan mga idol, ang mga NBA fans ay nagkomento nga sa pagpili ni Stephen A. Smith kay Booker. Patunay nga lang daw ito na wala talagang alam sa basketball si Stephen A. Smith at kung ano-ano lang ang sinasabi. Pero anyways nga mga idol, sa tingin nyo ba, sino ang karapat dapat na manalo ng MVP ngayong season? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating panghuling balita na nga, eto nga ang si Shaquille O'Neal nagbigay ng advice dito sa team ng Los Angeles Lakers kung ano bang dapat nilang gawin sa offseason. Sabi nga niya mga idol, i-keep nga lang si LeBron at si Anthony Davis, alisin na ang lahat. Yan nga mga idol ang kanyang napaka-sibling advice sa kanila. Mag-build around nga daw dito sa dalawang superstar ng Los Angeles Lakers na magko-complement nga sa kanila. Yung talagang makakatulong nga dito sa dalawang superstar nila. Kagaya na lang nung ginawa nila nung nanalo sila ng championship. Yan nga mga idol ang advice neto ni Shaquille, i-keep ang dalawang superstar, alisin na i-trade ang bawat isa. Pero mga idol, kung kayo ang mag-a-advise sa team ng Los Angeles Lakers, ano bang dapat nilang gawin sa off-season? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!